Kadiwain. Sa ngayon po, magde-demo po ako kung paano magkabit ng 3S lithium ion 18650 sa BMS. May nagtatanong kasi sa akin kung paano yung connection nito at kung paano daw limawa pag marami yung battery at kung konti yung battery. So may mga sample po ako rito na ipapakita sa inyo. Ito po, iba-iba. Puro 3S po yan. Iba-iba yung laki ng battery. Iba-iba yung dami. Ayan. Ito, 3S 2P. Ayan po. May BMS siya, maliit lang. Pero lahat po ito, 12 volts yung output. Nagkakaiba lang po ito sa capacity niya. Ayan lang po. Bali, kapag marami yung battery, mataas din yung capacity. Pag maliit, maliit din yung capacity. Pero yung diagram, same lang po. Tuturo ko lang po kung paano, halimbawa, na marami kayong battery at kung 3S yung gagawin ninyo. Halimbawa, may anim, ganito, anim na battery lang. 3S yung kailangan yung gawin. Ganito po yun. Sa BMS, iba-ibang klase din yun. May BMS na maliit lang, may depende sa amperahe. At meron din akong sample dito ng mga BMS. Ayan, 3S 60 amps, mga used na to, mga nasira na. Ayan po, same lang po yung connection yan. Yung ito naman, ayan, naka-parallel yung dalawang battery na ito. Tapos pagdating dito, naka-parallel, tapos diretso dito yung connection. Ayan, kung nakikita nyo, dugtong siya, diba? Ayan. Tapos pagdating naman dito, dugtong ulit. Ayan, punta rito. Bali, ito yung positive, to negative, to positive ng isang battery. To negative, to positive, to negative. Ganyan po yan. So, bali, bubuksan ko po para makita ninyo. So, ayan po mga ka-DIY. Natanggal ko na yung insulator para makita nyo yung itsura nito. Ganito po kasi yun. Halimbawa, pag 2S lang, 2P yung gagawin mong battery pack. Halimbawa, itong dalawang battery na to, yan. Pag parallel mo lang po yan, pag connect mo yan, yung positive nya, tsaka yung negative, pag connect mo lang, ayan na siya. Bali, nakaparallel na yan. Halimbawa, ang itsura nyan ganito na, pag nakaparallel, ganyan. Yan. Tapos pag tatlong parallel na yan, ibig sabihin baliktad-baliktarin mo lang positive, negative, positive bago nyo sa pagdugtungin. Tapos ang mangyari nun, positive to negative to positive. Yan, negative to positive to negative. Ito yung pinaka main negative, ito man pinaka main na positive. Ayan, nakakita nyo naman sa araw ng ano, yan sa tabi nyo. B plus. Ayan, dito yan, battery plus. B negative, dito rin yan, sa pinaka dulo. Ayan. B negative, ito papunta dito sa B1 nya na positive. To negative. To positive ng B2. To negative. To positive. Ayan. Medyo nahirapan kayo. Ganito lang yung tsura nun. Pinagdugtong-dugtong lang yun sila. Ganito lang yan. Ayan. Para makabuo ng 12 volts, tatlong battery na dinugtong-dugtong lang. Dahil bawat isa nito, 4.2 kapag full charge. Ang pinakaiba lang sa ganun, kasi may BMS siya, para mas matipid sa space, yan, binaliko. Tatlong battery na pinagtagpi-tagpi para mas less sa space. Kasi kung puro pahaba, siyempre naman, kung magiging 7SED, isang dipa na yun yung haba nun. Na ganyan lang po sila, baliktaran lang po yun. Tapos kung halimbawa marami naman, ganito yung tsura. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tawag dito is 3 is 14P. Dahil 14 na parallel. Ayan.
tatlong series. Negative to positive. Yan. O ganun lang yan. Bali yung direction niya ganyan. Ganyan. Baba. Yan. Ito ay negative. Dalawang linya ng baterya ng negative. Positive. Negative. Kabila naman yan is magiging positive. Negative. Positive. Kapag may BMS naman kayo nakakabit na, ganito yan. Bawa ito na yung BMS. Bawa, lagay natin ganito yung itsura. Ayan, ganyan. Ito yung 0 volts. Nasa main negative yan. 0 volts, tandaan nyo po yan ha. 0 volts, ayan. 0 volts, pinaka main na negative. Hanapin nyo lang. Ayan, ito yun, pinaka main natin. Halimbawa, kapag na si naparalal na to, ayan, dito yung pinaka main negative, yung 0 volts. Papunta yan sa 4.2. 4.2, ibig sabihin dito yan sa positive nya dito sa taas. Dito. Tapos 8.4, dito naman yan. Kabila. Tapos yung 12.6, andito na yan. Ayan. Same lang po yan sila. Ang pinakaiba lang ay dumami lang itong battery na to sa dito. Kasi hindi mo pwedeng pagpabain na ganyan. Halimbawa, ganito kahaba yung 14 piraso ng battery. Ganun yung negative dito, ganun kahaba. Ibig sabihin, haba yun. Kaya pinagdalawa ko to, ng dalawang linya ko yung positive, dalawang linya negative, para mas maiksi siya. Ayan. Saka yung itsura niyan, ganyan na po. Halimbawa, manakabit nyo na. Ayan. Ayan na po yan. Zero, negative yan. Positive. Naka-series lang po yan. Buksan ko po para makita nito. Mabaklasin ko na lang. Ah, mayroon pa naman akong pang-wrap dun eh. Para may pakita lang sa inyo yung itsura niya. So, ayan na po. Nabaklas ko na siya. Ayan mga ka-DIY. Tingnan niyo po yan. Ito po ay naka 3S 8P. 3S siya. Tatlong series. At walong parallel na battery. Negative. Bababa. Positive. Connected sa negative. Pataas naman. Positive. Connected sa negative. Bababa. Ayan. Pansinin niyo po ah. Walang ano yan. Ito lang yung magkakonected. Tsaka yung dito lang magkakonected ulit. Yan po. 0 volts to main negative natin. Ito, negative. 4.2 to positive. Connected dito sa negative. Punta rito sa taas. Ito po yung 8 volts na dito. Ayan, dito na yan sa 8.4 volts dito. Yung series ulit siya dito. Papunta rito sa 12.6. Pinaka main na positive natin yan. Ayan. 12.6. Yan. Pansinin niyo po. Ayan. Ay, ito lang po yan. Negative to positive connected sa negative. To positive connected sa negative. Pababa rito sa main positive. Ayan. Yung lalagyan nyo po ng wiring lang is yung ito lang, positive nito mula rito, papunta rito, positive tapos papunta rito, positive tapos positive din dito. May ito po yan, negative first positive and connected na yan, first positive second positive, connected na yan dito tsaka pinaka main negative. Ayan po. Tsaka yung sa BMS pala mga ka-DIY, iba-ibang klase po yan. Merong BMS na dito yung charge, saka dito yung discharge. At may BMS naman na magkasama na yung charge, saka discharge. Kahit saan po yun, okay lang naman yun. Ang importante lang na huwag nyo lang ipag-short. Katulad nito, nag-short circuit yung battery ko, na sunog yung pinakamalit niya. Manipis na
hinang dyan sa loob na yan, nasunog, kaya nagjumper na lang ako. Ito naman po itsura ng 3S to 5S 12 volts, 100 amps na BMS. Yan po, pwede siya sa 3S, pwede sa 4S, pwede rin sa 5S. Ayan, mas marami po siyang transistor kaysa sa ito lang, single na to. So ayun lang po mga ka-DIY, sana makatulong sa inyo yung video, at tingnan nyo lang po yung diagram na isipapakita ko sa video. At iwasan nyo lang po na, halimbawa pag naghihinang kayo, iwasan nyo magkadikitan to yung kabilaan na series niyo. Iwasan nyo lang po magdikit kasi sobrang lakas po nyan pag nakahinang na po lahat. So yan lang po. Ngayon mapakita ko sa inyo, ito yung charge, ito yung discharge, baliktad. Yan. Charge, yung charge na to, dito natin nilalagay yung kung saan nyo itatap. Kung sa solar naman itatap, pwede rin. Kung sa kurente lang, dito nyo sasaksak yung power supply nyo, 12.6 volts, dito nyo sasaksak. Tapos sa mga loads nyo, dito, lahat ng mga ilaw or inverter, dito po yan. Ito po nakasaksak. Sa akin na maliit lang naman to, pang supply lang sa amplifier na maliit. Ayan. Ayan po mga ka-DIY. Sana makatulong sa inyo yung video. Maraming salamat.